Actually, biyahe mapunta sa Zamboanga yan. Okay. Kaya kung mapapansin may mga pasahero, I think hapon din passengers are from Zamboanga. Purely passengers, or? Yung wala dyan, Marines. Na assigned sa Mapun detachment na pag New Year's break sana. And then they took advantage na pabiyahe ito noong 28. But then again, yun ang nangyari. Inabot sila ng New Year's sa Baga. At any rate, nakatulong din kasi yung mga Marines na nagmaman ng radio by the time na second or third day niya tayo. Kasi medyo may ano sa kanila. So, pero kumusta yung condition ng mga pasahero? Merong isang dinextrose na. Yung sa, ano, of course, dehydration yan. Malapit na maubos din yung supply nila, but timely naman talaga yung pagkaka-response pa nila kagabi. Ito, the next rose ng Marines. Apparently, meron dala sila may adverse aid kit. Na next rose. I don't know.
Sir. Oh. Sir, ano po sa sali? Galing sa Mahapon. Kapalik siya? Sir, Happy New Year! Doon sila nag-New Year sa Puan, sa Laura. Ano pong nangyari doon? Ano nangyari? Yung pag-New Year? Anong pakiramdam po? Anong pakiramdam po doon? Nervous po talaga ba? May tropa ng Marine. Masaya rin. Paano po yung naramdaman niyo sa New Year? Ilang araw po kayo? Apat na araw? Apat. Pang ilang araw bago niyo nalaman na may problema kayo? Ano? Yung na may problema. Pangalong mga... Pataro ka pa na gabi. Kamusta sir nung ano, New Year? Malungkot. Sama ako mo, mahapon. Balita ko po na, ubusan nata kayo ng tubig. Hindi po ba? Wala sa tubig, pero pagkain. Pagkain. Pati pagkain. Kasi sa tubig, nakaka-survive na kahit ilang araw. Pero ang lunch, ano? Important, tubig. Sila yung dehydrated. Na-dehydrated. Kayo na-dehydrated. Sino po yung na-dehydrate? Kayo po, ano? Kumusta yung New Year doon sa taon? Malungkot. Mahalon? Mahalon. Pero nakakain rin kayo. Nawalan ba ng kuryente? Nawalan ba kayo ng ilaw? May ilaw naman. May ilaw, pero... May tubig. May generator. Generator. Sa tubig, kinapos sa tubig. Meron ng tubig, pero yung tubig namin.
Hindi potable. Okay. May makasama man kayong mga Marines, inaalalay lang sila. Wala rin sila sa family nila, yun New Year. Pero pang isa, oh. Pag-outlet na pag-awa, usap-usap na kami na mahirap para sa amin. Ang inisip namin yung rescue namin, mahirap sa amin. Mas matagal na silang nasa lahat, wala silang makain. Ilang araw na rin sila hindi makakain ng maayos sa tubig. So kami, talagang tinesta namin yung mind namin na natagal. Kailangan talaga para... Kung na-rescue na sir, kumbaga ito na. Anong naramdaman? Noong naramdaman ko, iniisip ko yung naramdaman nila eh. Makita nila kami, makita yung barko, makita nila yung mga tao after several days na na-stuck sila sa gitna ng dagat na walang makita. Ni Madi ko, kung sa akin nangyari yung para sila nakakita ng akin. Talagang thank you Lord. Karating kami at kumpleto pa rin sila. Ano condition nila sir when you first saw them? Kagabi talagang halos wala makapagsalita sa kanila. Kasi mga 8.20 na namin sa matumbok na tinta. Tapos natapos yung loading namin dito, naisakay namin sila mga 11 o'clock na ng gabi. 10:30. Halos wala talagang makapagsalita sa kanila. Pasalamat nga ako yung kasi ang hirap ng condition ng dagat natin. So yung paglilipat ng mga tao mula dun sa lansya, doon sa TG natin na mas maliit na barko ang paglipat dito. Salamat din ako na walang na-accidente pa na ilagay namin sila sa kapagpahinga sila ng maayos yung lasso. So karamihan sa talaga nangihina? Nangihina talaga, lalo na isa dahil yung isa na nakaubos ng dalawang dextrose. Habang itin. Oo, nagkataon naman dahil yung isa nating tropa na Marines, corpsman, meron siyang dala rin na provision na ano, dextrose bag. So yun ang nagamit. So, pero nung makasettle down na dito, nung makahiga na, medyo nagkakulay na eh. Tapos kaninang umaga, ito nagkatayo na rin. So mabuti pa sila ng ati ng itong araw? Hindi naman sabi. Kasi kung hindi namin siguro sila natumbo ko gabi, wala na silang tubig, wala na rin silang gasolina eh. Oh, yung pero problema namin, dahil malaking tulong kasi yung radyo nila, na patuloy yung communication namin. Kakausap namin sila, pero since mauubos na nga rin yung battery nila, wala na silang fuel, hindi na lang ma-start yung ano, hindi na ma-recharge. So kung hindi natin masasabi kung ano nangyari, hindi namin sila naabutan kagad. So pala nasiraan sila ng makina? Nasiraan sila ng makina, hindi na talaga nila makaya. Sa laki pa ng alon, kung mahirap i-describe, pero talagang lampas tao, sabi ko maliit lang yung bangka nila. Talagang kakainin sila ng alon. So, kahit kayo sa nag-sacrifice kayo sa laot na ni Kanigundir? Oo, talagang sa bisperas. Bisperas kami nag-pull out eh. Buti na lang, di pa kami nakaluto ng medyo noche. So, ang complete team? Commander Peter Divisman. Commander Peter. Bale, Philippine Navy GSC. Commander. Anong unit? Unit. Acting CEO ako dito sa PS-36, BRP Apolinario Marino. Ano yung first name sa'yo? Peter. Ano yung acting commanding officer? Sabi pa ng mga civilian, papasalamat daw sila ng marami sa Marines dahil kung wala daw yung Marines, maaring Kaya yeah, sila lang yung pasaya sa kanila dahil makita mo sila lang yung nakakangiti kagabi pag yung pag-asa namin. Daw nila nandun lang sa Kaya sabi ko, kayang-kayang yung mga training nila, ng survival training nila, nagamit nila kagabi na nakaigin naman at nadamay na rin yung sila nagpalakad ng loob doon sa mga civilian na sila daw yung nag-alalay. yung iba hindi pa ma-interview ni pamakas. Hindi pa nga eh, hirap na hirap din. Hindi rin sigurado, hindi pa rin sila makapaniwala na nasa lupa na ulit sila. Ilang araw sa... Kasama ba kayo sir doon or kayo sa rescue operation na po kayo pumasok? Sa rescue operation, kami yung nakahanap sa kanila. Doon na rin po kayo nag-New Year?
Doon kami na New Year kasi 31. New Year's Eve kami lumabas. Paano yung na-receive your info na may na-stranded na... Kami, ito kasing barkong ito sa AOR ng Palawan, naka-deploy. Pero since alam niyo naman, busy tayo rin na ina-assess natin yung typhoon sendong damage ng iba nating mga floating ating mga barko nating iba na doon. So kami, tinap kami na support, provide ng augmentation. So may binigay naman na last known position. Ito kami nagsimula hanggang sa mahalas. Pero yung info na ibigay sa inyo, sinyan mo na ang... Ito rin, yung nag-forward. Hindi nag-forward. Saan galing yung info? Saan galing yung speed pa na ito? Oo, galing ng Coast Guard Mapun. As galing din sa, ano, dahil may mga tropa nga tayo ng Marine Sakay. So, monitor nila yung sumakay, tapos hindi pa nakarating. Most hindi kasi Zamboanga City sila ito galing na nung mga ilang araw hindi sila makontakt na yung tracing na din. Sa Islander, sa aircraft. Una pala nag-dispatch? Oo. Nung una report pa lang, 28. So, na-stranded.